ginagawa na natin. Halimbawa, yung trust fund at sinabi ni Mayor Duterte, eh meron na tayong mahigit 1 bilyong pisong trust fund sa PhilHealth para tugunan ang lahat. Last year, PhilHealth paid out 75 billion pesos para sa 6 at kalahating milyong pasyente na binayaran niya. Ngayon po, yung sinabi naman ni Senadora Grace, zero-based billing na po tayo para sa mga pinakamahihirap na kababayan natin. Ito lahat ay dahil tinutugunan natin na ang tao, pag hindi nakabayad sa paggastos, sa pagpapagamot, back to zero, may butas pa ang bulsa. Kaya ginagawa natin ang lahat para manatili silang malusog at may matatakbuhan silang may re-respect sa kanila right. Sakaling magkasakit sila. Yes. Okay. All right. Sunod lang tayo sa talila. You are alluded to by the secretary. Tinakad na ho namin yan, yung sinasabi niya. Eh, wala hanggang ngayon. I applied for that program about 2 years ago. Patay na ho yung inisip ko kung gamutin ko. And until now, there is no... It's ain't true. Wala, sinabaw. It's not true. Secretary Mar, your name was mentioned. Siguro, katang-isip ito ni Mayor Duterte. Dahil totoo na may mga natutulungan ng PhilHealth sa Davao City. Bukas, alas 8 ng umaga, ibibigay ko sa kanya ang lista ng mga Davaoeño na natulungan ng PhilHealth at ng gobyerno sa Davao City. Mayor. I do not believe you. You have made so many promises in your term in the government. Ang lahat, halos mo, kayo magbibigay sa Davao. Puro daldal, puro announcement, puro lahat. No implementation, and there is one, it's all corruption. Go ahead, Secretary. Mayor Duterte, I dare you. Kung may mapakita akong tao, pangalan, ospital, na talagang natulungan sa Davao City, ikaw ba'y aatras? Kasi ang problema dito, kung hindi pumasok at hindi mo pinaniwalaan ang aktual na facts na datos, ay babaliwalain mo. Ito ang mga katotohanan. So doon tayo sa katotohanan, huwag nating lukohin ang ating mga kababayan na walang nangyayari. Ang katotohanan ang pinakabasihan ng kahit anong pamumuno. Katotohanan ang basihan ng ating tiwala sa isa. Go ahead, Mayor. Well, this is a nationwide problem. Pati Davao, nilalang na nila. The people of the Philippines are listening. Is this guy telling the truth? Sandali na lang po ito, Secretary Mark, please respond. Ito na naman, ito yung style ni Mayor Duterte. Kaya huwag natin sa mga kabataan, huwag natin tularan ito. Ang importante dito, Mayor Duterte may sasabihin. Tapos, kung palagan siya o pakitaan siya ng facts, aatras, magsasabi na naman ng iba. Ito ang hamon ko. Ito ang hamon ko. Simpleng-simple. Sinabi ko ito, sinabi niya, oo, may mapapakita ako. Aktual, naka-video ng mga tao na natulungan ng PhilHealth sa Davao City. Libo-libo po yan. Sinabi niya, aatras siya. Go ahead, tingnan Mayor. Natin. Go ahead. Tututo pa rin niya ang sinabi. Go ahead. Alam mo, ma'am, nakikinig ang buong Pilipinas sa gobyerno araw-araw. Eh, si Secretary Roxas naman, hindi nagpapaiwan. Ngayon, kung totoo talagang sinasabi mo at naniniwala ang Pilipino sa iyo, at dapat ikaw maging presidente, at bakit sa huli ka sa rating? Nako! Okay, ganito. We have to move on at some point. Pero because of that, I will have to let Secretary Ma respond, but we need to go on with Senator Grace po after. But Secretary, please respond. Simple lang po. Nakikita ng ating mga kababayan ang asal mo ngayon dito. Na hindi ka harapan dapat. Kaya sa Mayo at 9, ang mananalo ang matuwid, ang mananalo ang disente, ang mananalo ang karapat-dapat. Kasi walang iba kundi si Manuel. All right, let's move on from this. Senator Grace po, una, 5 minutes later.